Mabuhay! Sawadika! Annyeonghaseyo! Konnichiwa! This is your Unika! Ayan na! Okay, yay! Ang cute! Influencer yun! So, tapos na yung concert. Tapos, ito yung ticket. I mean, yung nakuha ko sa ano to, bumabagal na yung process ng utak ko, follow to, sa Karat Zone na photo card si Minghao. So ayan, tapos may mga nakuha rin akong freebie ngayon, medyo marami-rami ngayon. So ayan, tapos ito rin, tapos itong bracelet, tapos itong sing-sing, tapos ito candy and photo cards. Tapos itong bracelet din. Nakuha ko yung photo. Freebie. Sa loob. Tapos ito rin. Bracelet din. Wristband. Tawag dun. Tapos. Ano pa ba? Tapos, ang naipuslit kong tubig. Yung sa tubig na. Ito, yung ganito. So, yan ang pinuslit ko sa loob kasi bawal ang tumbler. Actually, pwede yung tumbler. Ay, pwede yung bottled water. Pero doon mo dapat bibilin sa loob. Tapos, tatanggalin mo yung cap. Parang yung rules lang rin ng MOA tsaka ng Araneta. So, ayun. So, pwede pa rin. Tapos, doon sa ano, napwestuhan ko, barrier. So, ang nangyari doon ay, maraming nangyari. Nasasabaw na ako. Ano ba? Una is, meron silang mga, yung mga bouncer doon, nagsaserve sila ng water. Parang may mga galon-galon, tapos pwede mo ibigay yung tumbler mo. O kaya meron silang baso na provided, then bibigyan ka nila ng tubig, pwede ka magpa-refill, pwede ka magpalagay, pwede ka kumuha ng panibagong baso, ganyan. Ganun lang. Then, ano pa ba? Grab, wait lang. Sige, mamaya na yung negative. So, ito yung confetti. Siyempre, nagko-collect kasi ako ng confetti per concert. Tapos, ano pa ba? Ayan. So, doon na tayo sa nangyari na sa buong process. So, una, pumila kami ng mga 11 ba? 11 ba tayo? Early. Yun, basta mga 10 or 11. Between 10 or 11, pumila kami for the strapping. Ay, verification ng ticket. Then, pumila na kami. Ganyan. Tapos, nakapasok ako technically. Ano oras na ako nakapasok? Alauna ba? 1:40. Mag-aalas dos na. Tapos, pag kadapasok ko dun sa loob, saka pa lang rin kami as in nag-strapping. Tapos, before yung strapping ko, ang daming nagzigzag-zigzag na line sa loob na ng after verification ng ticket. Tapos, nagkagulo kasi parang feeling nung iba, nasisingitan na sila. So, ang ginawa nila, nag-mob na lang sila doon sa gitna. Siyempre, kasama na ako, nag-mob doon kasi wala nang pila eh. Technically, talagang kailangan mo na lang din sumabay sa agos ng tao. Then eventually na pressure sila, binuksan na nila yung pintuan, tapos nakapasok na kami. Then dun sa pagdala sa strapping, nahihiwalay na yung mga section per section. So pagpasok ko ng section ko, nandun, mistrap na ako, ganyan. Tapos pumila na ako dun sa, bumili muna ako ng water. Then mag CR dapat ako, pero walang flush yung CR nila be, kaya di ko na tinuloy, nandiri ako. So after nun, bumili na ako ng, ayun, nakuha ko na yung water, tapos pumunta na ako sa pila namin. Then after ng pila, saan ako pumunta? Bumalik na ako sa pila namin, then sakto naman ako, paalis na sila doon sa, papunta na sila sa Philippine Stadium, sa likod dadaan, sa loob. So, ang ginawa ko, naglakad na kami doon, papunta sa stadium. Then, nasa first line lang ako. First batch. So, first line ng C. So, nasa barrier ako nakapwesto. Ayun. Tapos, sa barrier namin na yun, hindi ko alam na, may dadaan na cart doon.
Doon ko na lang nalaman na may cart pala. Tapos sabi, is una, ang sabi sa akin nung parang nakasama ko sa barrier, si Wono yung dadaan dyan sa fire. Hindi kami naniniwala kasi pa nagigiling si Wono sa fire, tapos nandun siya sa gitna. Pero, before fire pala, doon siya dadaan. Doon yung parang entry point. Si Vernon sa kabila, si Mingyu sa center, papunta ng extended stage. Tapos, ayun, dumaan si Wono. Then, syempre, nagwala na naman ng mga friends niyo. Tapos, after nun, meron pang mga instances na dumaan doon sa gitna yung cart, kung nasaan kami sa barrier. Ang naging downside lang talaga nitong event is yung pila. Napakadaming pila. Pila dito, pila doon. Pila sa verification, pila sa strapping, pila sa ibilihan ng kung ano-ano, ng inumin, ng pagkain, pila na naman sa papunta ng queuing, tapos napakahabang lakarin. Tapos, ano pa ba? Iyon, tapos sa barrier, syempre, normal. Meron si Ate Girl sa likod ko na kulang na lang ibigay niya na lahat ng weight niya sa akin kasi nakaano siya sa akin eh. Parang dinadaganan niya ako, ganun yung feeling. Tapos ewan ko, naka-sling bag siya. Then yung weight niya talagang pa-forward, hindi siya yung parang nakatayo. Tapos nakikita ko yung iba kong katabi sa barrier, parang ang chill-chill ng buhay nila. Hindi sila masyadong ginigit-git nung mga nasa likuran nila. Pero si Ate Girl, dikit na dikit siya. Parang gusto niya nang pumasok sa kaluluwa ko, sa katawan ko, para palitan yung kaluluwa ko. Ganun siya kalapit, bae. Then, ano pa ba nangyari? Halfway ng concert, si Sung Kwan nag-stop. Halfway ng concert, si Sung Kwan nawala. After nung unit performance nila, nawala siya. Pero actually, napansin ko na hindi ganun kaganda yung pakiramdam niya. Nung una pa lang, sa after nung intro nila. Kasi after nung intro nila, ang tagal niya bago siya lumabas sa backstage para dun sa starting ment nila. Opening speech, opening ment nila. Sa tagal niyang dumating, like nakapagsalita na halos lahat. Si Uzi na lang, tsaka siya hindi. Tapos saka lang siya nakarating dun sa stage. Then yung sumunod na kanta dun after nung ment nila is medyo matamlay si Sung Kwan. As in, hindi na siya sobrang todo bigay. Tapos parang pansin mo din na masama yung pakiramdam niya. Then after nun, ano pa ba nangyari? After nun, kumanta na yung unit, which is yung vocal unit. Tapos, si Sung Kwan din, hindi rin ganun ka sobrang energetic. Trinay niya talagang kumanta, pero yung ano, alam mo kaso sobrang hindi niya na hinihit yung totoong key. So, ayun. Hindi ako vocal coach, pero alam kong hindi yun yung parang normal niya na pagkanta. Ayun, so ayun yung chika. Tapos, ang nangyari pa ay, ano pa ba? Ayun, wala nga lang katapusan na pila, tapos nakakapagod. Pero masaya yung concert. Sobrang nag-enjoy si Vernon. Si Vernon nag-enjoy kasi sobrang hype na hype ni Vernon sa crowd. Tapos tuwan-tuwa rin si Hoshi kasi nga sobrang ingay namin. Tapos nire-recite ng karats din yung speech niya kasi memorized na. Tapos si Mingyu, ayun, nagpakita ng likod. Ay, pawis kasi siya. Tapos si Joshua, cutie pa tuti pa din. Si Uzi, tsaka si Hoshi. Grabe yung outfit nung sa anyone na ata yun. Basta yung outfit niya, lantarang outfit na. I mean, bakit na talaga siya? Tapos, ano pa ba? Vernon. Si Vernon, ayun nga, hype nga siya. Ang sino pa ba? Mingyu. Si DK, sobrang pogi ni DK. Tapos, grabe siya mag-hit ng high notes. Tapos, sino pa? Si June, tsaka si Minghao. Grabe sila sumayaw nung unit nila. Like, mapapatitig ka na lang sa kanila. Tapos, merong isang performance na grabe si Minghao umano. Grabe si Minghao mag-body wave. Nakalimutan ko yung kanta. Basta babalikan ko sa mga fancam ko yan. Ayun.
Then, ano pa bang nangyari for today? Ano pa ba? Ayun lang naman, may mga naging friends ako sa barrier, ganyan. Then, yung kikitain ko dapat na kaibigan ko, naka-office mate ko, di ko na nakita kasi napakadaming tao. Tapos, hindi ako sobrang nakapag-vlog ng sarili ko kasi, ewan ko, sobrang pagod na ako. Parang gusto ko na lang talaga makapasok sa loob. Then, after nun, ano pa ba? Ayun lang. Sobrang pagod. Halos lahat ata, parang latang-lata na eh. Hulas na. Sobrang init. Hanggang sa pag-exit, parang pila pa din. Napakabagal pa din. Tapos, ayun. Pagod halos yung mga karat today. Yung mga magdi-date sa kanila, hindi ko alam kung anong gagawin nila sa katawan nila para kayanin yung day 2. Kasi parang sobrang nakakapagod na masyado yung day 1. Paano pa yung day 2? Tapos ano pa ba? Yun, mababait yung bouncer sa loob ng concert hall. Yung sa labas yung medyo hindi sila sobrang friendly. Tapos, ano pa ba? May nakalimutan ba akong member? Si Wono, napakapogi. Siya yung una kong nakita ng malapitan. Ayun. Si Hoshi, maligalig. Walang katapusang ligalig si Hoshi. Tapos, ayun. Tapos, ito yung strap pala. Ito lang yung kasama sa binayaran mo. Strap lang. Ayun. Tapos, ano pa ba? Ayun lang. Nakakagutom siya sa loob. Sa una, wala kang gana. Tapos eventually, magugutom ka na lang. Pero hindi ka na makakaalis sa pwesto mo. Then, ayun. Siguro ang need lang talagang abangan sa mga susunod na concert. Tapos yung LNPH pa rin yung mag-handle. Kailangan mas earlier na kayong pumunta sa concert hall. Kanina, pumunta kami dito, mga 11, between 10 to 11 yan, nandito na kami. Pero yung dami ng tao, like hindi na siya sobrang balanse. Meron niyang ibang mga VIP standing na hindi na nakapag-karat zone sa sobrang gahol na yung oras nila sa pagpasok. Kasi hindi rin naman kami on time nakapasok for verification ng ticket tsaka ng strapping. Kami na mga floor standing. Tapos yung pila, gulo-gulo, may nakakasingit kung saan-saan. Like, sobrang dalingin niyang sumingit sa sobrang haba ng pila. Pwede siyang gawing entry point ng kung sino man. Tapos, ano pa ba? Adjunize. Wala, tuloy-tuloy lang yung Adjunize. Walang kapagurang Adjunize. Tapos, ayun, feel ko bumawi yung SVT sa part na nawala nga si Sungkwan halfway nung concert. So parang nag-a-adlib sila during na mga ment nila ng mga kanta. Si Dino nakailang sayaw, Busoksun, Soksun lang pala. Sumayaw rin sila ng fighting, si Pichol rin lumabas din. Tapos, ayun, basta nag-a-adlib sila. Tapos, siguro dahil sobrang hindi nila anticipated na kailangan magpahinga na ni Sungkwan halfway ng concert. Sobrang na-awkward sila sa part ni Sungkwan. So may parts na parang biglang hindi nila nakakanta yung part. Nalilimutan siguro nila na ay wala nga pala si Sungkwan na. Umalis na si Sungkwan. So parang nakalimutan nilang kantahin yung part niya. So biglang mananahimik o kaya tapos matatawal na lang sila ganyan. Parang may time na si Hoshi yung parang nag-try na magsumalo nung part ni Sungkwan. Tapos di niya naabot yung high note. Tapos tumawa na lang siya, natawa rin si Uzi. Tapos parang ayaw ko, yung isa pang nangyari is ang nangyari na lang pala is pag yung mga part na hindi nakakanta ng members, ang kumakanta na lang karats. Kasi ang ganda ng energy ng day 1 karats namin. Kasi sobrang hype, talagang puma-party. Parang alam mo yun, ito na yung last day nila sa earth.
ganun sila ka-wild kanina. Kaya tuwan-tuwa talaga yung SBT kasi parang sabi nila ending, hindi daw bumaba yung energy from start to end nung event. So ayun, kaya parang sobrang nakikipag-interact si Vernon sa mga fans. Kahit si Hoshi nakikipag-interaction ng sobra sa fans. Ayun, tapos yung iba ring members, ganun din. Pero yun, sila yung parang sobrang pinakanatuwa sa energy and ng day one. Ma-pressure kayo dito, Emmy. Pero ayun, masaya all in all. Sa light stick naman, may ibang hindi nakaka-connect. Nahirapan silang kumunik. Tapos, mapapansin mo talagang onti lang yung bumili ng version 3. Kasi alam naman na natin yung rason, hindi na natin kailangan iulit yun. Pero ayun, onti lang bumili ng version 3. Tapos halos yung iba, andala pa rin talaga yung version 2. Kahit alam nilang hindi naman na nila maiko-connect yun sa concert hall. Ako, wala akong dalang light stick sa loob. So after, nagpa-picture lang ako. Then after nun, iniwan ko na yung light stick ko sa kanila. I mean, sa kasama ko kay ate tsaka kay kuya, iniwan ko na sila na nagtago ng light stick ko. Tapos ako, sa loob, wala akong dalang light stick. Kasi alam ko sa sarili kung bibitawan ko siya dahil magpa-fancam lang naman ako para, ayun, makatitig lang din ako. So, ayun, all in all naman, okay naman siya. Nakakapagod lang talaga ng super duper. Pati si ate na nasa likuran ko, sana masaya ka na, dinaganan mo ko ng sobra. Alam mo yung parang hindi naman siya sinisiksik ng nasa likod niya, pero pinipilit niya pa din akong siksikin. Pero hindi siya umubra kasi parang inaano ko yung puwet ko. Medyo tumutuwad ako ng slight. O kaya minsan naayusin ko yung bulsa ko ganyan sa likod para lang medyo ma-move ko siya ng slight. Kasi sobrang, ewan ko, pinipilit niyang pumesto doon. Hanggang sa dulo, ganyan. So eventually, nawala na lang siya sa likuran ko. Di ko rin alam kung ba't bigla na lang siya nawala. Pero ayun. Baka makikita ko na yung sarili ko sa Twitter soon. Eme. Pero ayun. So far, so good. Kasi mababait yung mga naging katabi ko. Tapos, puro pareho kami na bias namin sila Sungchul, sila Jonghan. Pero yun nga, ay, ito pa pala. Medyo nakakasad pala na wala si Jonghan tsaka si Sungchul. I mean, yung alam mong wala sila. Kasi parang ramdam mo na wala sila, na kulang yung 17 members. Na parang may kulang na dalawang members. Tapos sumama pa si Sungkwan. I mean, hindi naman fault ni Sungkwan magkasakit. Pero ayun, dama mo na umonti sila eventually doon sa ano, sa concert nung wala yung tatlo. Tapos si Jonghan, wala nga sa unit performance na nakakasad. Kasi parang, walang, saya lang kasi pag kumpleto yung vocal unit, tapos kinakanta nila yung mga kanta nila. Tapos at the same time din yung dun sa hip-hop unit, wala din, ganun din, malungkot din. Kasi wala si Chol. Alam nyo, at some point, feeling ko nakita ko si Chol sa doon sa Philippine Stadium. Sando siya sa parang yung parang suite na room. Kasi yung stance niya lagi nakaganon, yung lalaki. Tapos parang kasing puti ni Chol. Tapos yung braso niya parang kasing laki rin nung kay Chol. So binidyohan ko yun kasi feeling ko si Chol siya, pero probably hindi siya si Chol kasi wala namang naging news na dumating si Chol dito sa Pinas or umalis siya ng Korea. So ayun, wala lang. Ginagaslight ko lang siguro sa sarili ko para sumaya saya naman ako. Na iniisip ko lang yung idea na ay baka sinurprise kami ni Chol, di lang siya nagpapakita pero nandito siya sa concert. So ayun, dilulu moment ko lang yun. Tapos ano pa ba? Probably hindi na ulit ako magsa-standing. Ngayon na lang ulit. Pero pag nangyari ulit na ganyan na naman, baka mag-standing pala ulit ako. Pero kung ako papipilian, ayoko talaga mag-standing. So, ayun lang guys. That's it for today guys. Thank you for watching. Sana na-enjoy niyo ang commentary ko ngayon sa concert ng 17. Pero most probably,
medyo sabaw pa kasi ako ngayon, pagod na, tapos nung oras na. So probably, maayos ko lang yung thoughts ko sa mga susunod na araw. Kasi saka pa lang sa akin magsisink in na ganun kalapit ko silang nakita. Like barrier ng sea. So ayun, excited na ako panoorin yung fancams ko kay Won. No, kung nakita nyo lang talaga, grabe. Sobrang lapit ko. Mingyu, grabe yung fancam ko kay Mingyu. Kay DK din. Kay Jun. Si Woozy nung first time na pumunta sa amin, parang hindi siya ganun lumarap sa amin. Or humarap siya pero natamaan na siya nung ilaw, tapos wala na kami makita. Bulag na kami dun sa ilaw. Ayun lang, so bye! So ayan guys, so today ay nag-edit ako nung commentary ko about sa 17 follow concert. And sobrang sabaw na sabaw ako dun sa video, like parang di ko alam kung nag-make sense ako or what, pero ilalabas ko yung video na yun. Pero eto, kadugtong siya. So ano na ba? Isa-isa na lang natin ulit yung mga members. I'm not sure kung nasabi ko na ba to dun sa first ano ko or what. Pero ayun na nga. Ano nga bang nangyari ng follow tour concert? So first is madaming pila, napakahabang pila, lahat may pila, hindi matapos-tapos na pila. So yun. So nasa baba yung very tumawid na yung pila namin sa other side ng road. I mean, dun sa other side ng Philippine Arena. Tapos, so in short, tatawid kami para mapunta kami dun sa parang gate ng tawag dito. Oh my God. Gate ng floor standing. Tapos, pagdating namin dun, saka pa lang doon yung verification ng ticket. Then, after verification ng ticket, pipila ulit ng mahabang pilang pa zigzag-zigzag. Tapos, kailangan mong pumunta sa taas for strapping. Then, after strapping, pipila ka ulit for your queue na. Then, after queue, pila na naman kayo papunta ng stadium. Then, papasok na ng stadium. So, yun yung nangyari. So, kaya parang ang daming naging singitan, ang daming nakakaakyat ka agad. I mean, ang daming nakapag-strap ng maaga. Pero, marami ring na late sa queue nila. So, ayun. So, unahin natin si Woozy. Si Woozy nung araw na yon is be, yung muscles niya, like, oh my God. Tapos, sobrang puti niya. As usual, di naman siya nagbabago ng, ano niya. Jonghan, wala, syempre. Si DK, grabe siya mag-hit ng high notes. Para sila ni Woozy, grabe sila kumanta. Sobrang solid talaga ng boses. Si Vernon, naging bias wrecker siya ng maraming karats. Kasi, alam niyo, napansin ko kay Vernon, sobrang saya niya nung, I mean, ito, day one to ah. Nung day one, sobrang saya ni Vernon. Kasi parang, natatawa talaga siya or numingiti siya every time na naririnig niya yung sigaw ng karats or sumasabay sa kanta nila. Kaya ayun. So, I assume masaya si Vernon nung day one din. Or day two. Hindi ko kasi nakita yung day two. Pero ayun, nung day one, yun si Vernon. Sobrang ligalig niya. Sobrang nai-interact siya sa fans. Then, si Mingyu naman is malandi si Mingyu. Sobrang landi ni Mingyu. Like, hindi ko alam kung saan nakukuha ni Mingyu yung landi niya na yun. Pero yung fancam na meron ako kay Mingyu ay isang fancam na patunay. Fancam na patunay na malandi ang isang Kim Mingyu. Ayan, nakikita niyo ba yan? Ang landi, diba? Gusto niyo yun? Yun, isang patunay yan. Tapos, ano pa ba? Sino pa? Wait lang. Mingyu, si Songchol, wala si Songchol pero nagpakadilulo ako, inisip kong si Songchol yung nakikita ko doon sa parang suite room na seat kasi naka-stance, yung lalaki naka-stance is like Songchol, lagi naka-cross arm then bulk yung malaki yung braso, alam niyo na. Tapos
Tapos maputi. Tapos parang sungchol nga. Medyo malaki yung build niya. Medyo malaki. Tapos, si Minghao, grabe siya sumayaw. May isang hot na ata yung nakita ko. Ito yung confirmation. Parang hot yun. Yung sayaw na grabe siya gumiling. Tsaka mag-body wave. Tapos, ang hot ni Minghao during nung sa I don't understand but I love yung naghubad na siya ay nagtanggal siya ng botones niya. Siya naghubad, nagtanggal siya ng botones. Tapos si Sungkwan hanggang unit song lang siya kasi kinailangan niyang magpahinga and understandable naman yun kasi may sakit nga daw siya. Pero dito alam ko buong concert andun na siya pero dun sa amin after unit song wala na siya, umalis na siya. Tapos kumanta pa rin naman kami ng birthday song kay Sungkwan. Binidyohan kami ni Woozy. I don't know if nakita ba ni Sungkwan yon or what. Pero ayun, meron kaming video sa phone ng 17 or ng staff. Nakinanta namin si Sungkwan ng day one. Then si Wono sobrang pogi. So si Wono ang unang lumapit sa side namin na may cart. Then, ayun, sobrang grabe lang ma... My God. Tuwing iniisip ko lang si Wono na dumaan sa harapan ko, nakakapanghina talaga. So, eto yun. Ayan siya. Diba? Hindi na ako mapakali niyan, be. Tapos, ano pa ba? Si Wono, pogi talaga siya. Tapos, cat-like yung itsura niya. Ang cute niya na nung sa encore. Then, si June, sobrang, ang ganda ng mukha niya. Iba yung mukha niya sa screen, iba rin yung mukha niya sa personal. Parang hindi na na-justify ng screen yung mukha niya. May pagkaano siya, mas defined yung mukha niya sa personal. Tapos, may pag, manly na feminine yung mukha. Parang Jonghan, alam niyo yung pretty boy, ganun. Pero medyo mas manly yung features naman ni Jun compared kay Jonghan. Tapos si Dino, syempre ang ating maknae. Lumabas si Picholin. Tapos, masaya rin si Dino nung concert. Sobrang cutie niya. Hindi ko alam, pero sobrang nakita na ako kay Dino nung concert. Then si Hoshi, grabe siya nung I don't understand but I love you rin sumayaw. Actually, yung buong unit, performance unit, solid sila nung unit performance nila. Like, nakakamatay talaga sila. Si Hoshi, ganun din. Katulad ni Vernon, tuwan-tuwa siya nung day one. Nakiki-interact talaga siya sa fans and all. Yun. Siguro dahil sa screams and ano. And cheers sa kanila. Then si Joshua, alam mo yung sobrang American boy yung dating. Like, I mean, Korean-American siya, technically. Sa, ano, pero, alam mo yun, like, Joshua, ang pogi ni Joshua, like, yung visuals niya rin. Actually, lahat sila, talent, visuals, lahat na kinuha na nila. Pero solid yun. So, ayun, na run through ko na. Hindi ko lang po naulit ko yung nasabi ko doon sa video ko literal after concert or what. Pero idudutong ko lang kasi itong video na to. Then, ang dami ko kasi hindi na-unbox sa inyo na freebies na nakuha ko during concert. Meron pa pala ako sa bulsa ng puwet ko. Hindi ko lang nakuha. Oh my God. Wait lang. Naglalaglaga na. So, ayun na nga. Marami nga akong hindi na-unbox sa inyo during noon time na yun. Kasi naiwan ko pa pala sa pretan ko. Pero ayun. Ito yung ring. Suot ko to during concert. Ayan, nakaganyan yan dito sa akin. Sobrang cute niyan. Then, ito rin. Suot ko rin to nung concert. Binigay rin to ng fan. Then, ito rin. Bracelet to. Ayan. Ayan, may candy pang kasama. Tapos ito, bigay din ng fan to. Photocards. So, open na lang natin. May ipit. Diba? Very cute na mga fan. Ayan.
candy, tapos ipit. Then yung laman yan is itong mga photo card. Ayaw niya mag-focus. Ayaw niya mag-focus. Pero maganda yung quality niya. So, ayan. OT13, si Dino. Then, ito rin. Ay, magnet! Antakay! Oh my God! Jongchul magnet! Antoroy, be, I love it. Okay, ilalagay ko yan sa rep namin. Sa rep na. Ito, pamay pipe. Actually, isang sako to na binapamigay nila. Tapos, feeling ko, fan project siya. Pero, like, hindi lang siya natuloy during the concert. Kasi dalawang color siya. Like, yung blue at saka itong pink. Which is yung official color ng SVP. Pero, hindi siya natuloy. Kasi parang walang nagamit. Wala ako nakita lumabas na ganun. Ay, by the way, yung fireworks pala, hindi talaga namin siya nakita during the concert. Lalo na yung kaming mga nakapwesto sa harapan. Ang nakakita lang ng fireworks probably is yung mga nasa bleachers. Pero kami na nandun sa may stage banda, wala ako nakitang fireworks, guys. Usok lang yung naabutan ko. Ayun. So, hindi ko sobrang nakita kung gano'ng kaganda yung fireworks nung gabi na yun. Tapos, oh my God. Oh my God, grabe kayo kay Joshua. So, ayan. Si Shua din. Ayan. I don't think, nakakuha ko ng official, ano, to 17. I don't, si Dean ulit. I don't think nakakuha ko ng official na, ano tawag dito? Na official na merch during concert. Pero nakita ko sa iba, meron silang mga hawak na post na mga albums. I'm not sure if sino yung nakapagbigay or what, or nakakuha, pero ayun. So, eto, ay, ang cute, may ano siya, jelly na binigay. Tapos, ayan, enjoy the concert, ganyan-ganyan, message. From Moon Jam Jammy. Moon Jam Jam. So, ayan. So, eto, change up, sticker siguro to. Ayan. Ito ay hip-hop unit. Then, Just Do It, Busok Soon. Ah, puro ano unit, vocal unit. Then, ano to? Performance unit, sorry. So, ayan. Photocard, Sungchol, oh my God, puro Sungchol. Share ko lang kahapon, nagpunta kami doon sa 17 artist made collection sa pop-up nila sa SM North. And ang nakuha ko ay si Scoops. Ayan, share ko lang. Maisingit ko lang. Pero ayun, move on tayo. Ito na, yung isa. Candies ulit. Tapos, si Sungchol ulit. Uy, Sungchol magnet tata ako. Wow, magnet niya. Pero ayan, si Candies lang. So, ito, si Sungchol. A keychain with Sungchol's picture. Yan. Tapos, Sungchol sticker. Tapos, ang nagbigay nito ay fan support by Tay Tiger. Ayan. Tay Tiger. So, ayan, puro Sungchol PC. Ayan, guys. Eh, ang pogi, diba? Parang puro pareha sila na ito yung pinamigay yung bilog, yung likod. Ayan. Mga fan project nga siguro yan. Tapos, ito, strap. Dito. Ayan, mas maganda pa yung strap na to kaysa sa kasama sa mismong concert. Pero, ayan, bigay rin ng fan yan. Then, ito rin. Ayan. Nandito ata galing yung ano, bracelet, pero pinasukan ko na siya ng mga photo card. So, ito si June. Then, sticker. Sticker ulit. Ah, dito ga, ito. Yung mga nagbigay nito is yung sa nagbigay din ata ng bracelet. Ito rin. Then, asawa ni June. So, that's it for today, guys. Thank you for watching. Sana na-enjoy nyo talaga na ang aking unboxing ng mga freebies and other commentaries sa
naging follow tour ng SVP. So, nga sa ngayon, alam naman na natin na tapos na ang tour at natapos na siya sa Macau. I'm not sure if sabi ni Chol, may encore pa daw pero wala pa namang announcement. So, so far, magbawi-bawi muna tayo ng gastos. And at the same time, ay magbawi-bawi muna tayo ng mag-ipon-ipon pala. Kasi magbabawi na tayo ng gastos, mag-iipon na tayo. So, ayun. Bye, guys!